Mga kabutingting, kamusta kayo dyan? Meron tayong aayusin itong steamer. Ang nagiging problema lang nito, karamihan, yung pinaka-steam niya, konti na lang yung lumalabas na usok. So, ang nangyayari sa kanya, yung pinaka-tubo na papunta doon sa heater niya, nagbabara na. Ang gagawin lang natin, tatanggalan natin yung bara, at yung general cleaning na rin natin. Okay? Simula na natin! Ayan, kung napapansin nyo, nakauna siya. Halos wala lumalabas na usok. Kumukulo lang siya, mahina. So ito, karamihan sa ito, itong tubo na to, nagbabara to. So kaya tatanggalin lang natin yan. So bibinisin na rin natin yung pinakatanggi niya. Ito, binubuksan din to. Para yan sa drain. Ito nyo ang dami, oh. Pero iba kasi ako pag maglinis, tinatanggal ko talaga to para maano rin yung pinaka-heater sa loob. Papansin nyo, barado na yung linya. At halos magbara na rin dito. Ayan. Okay? So, kung makikita nyo, yun, barado na siya. Oh. Itakip yan dito. Actually, ito yung pinaka-drain niya sa cleaning niya. Kaso kasi ako, iba akong style pang maglinis. Talagang tinatanggal ko yan. Para malinis siya. Puro na siya. Bato-bato maliliit. Ayan, nagbara na. Ayan. Ito yung bumara. Tapos natanggal ko rin itong hose. Tanggal din ito. Ngayon, itong pinaka-heater niya, marumi din ito sa loob. Kung ano yung nakita niyong bara doon, yun din ang dumi sa loob. Kaya ang ginagawa ko dyan, tinatakpan ko siya kasi may mga electrical. Tatakpan mo siyang ganyan. Tapos lalagyan mo siya ng tubig dito. Tapos tsaka mo kakalugi na ganun. Tapos ibubuhos para makuha yung mga dumi sa loob. So tara, kita ko sa inyo. Takpan ko siya. Lagyan mong konti tubig. Tapos takpan mo ulit ito. Shake, shake, shake. Tapos bubuhos mo. Tignan mo. Ayan o. Yan yung mga nagbabara. Okay? Isa pa. Shake, shake, shake. Loose ulit. Oh, marami pa rin nakuha. Ayan o, yung mga parang buhangin. Tapos nawala na yung
para luminis na siya. Okay? Avoid nyo lang na mabasa ito. Kasi ito yung mga electrical niya eh. So, balik na natin. Total, nandito na rin lang tayo. Nabuksan na natin siya. Papakita ko na rin sa inyo yung pinaka-parts niya. Ito yung overload relay. Overload relay. Ngayon, kung mapapansin nyo, itong wire na to, itong may red na to, meron siya nakapasok sa loob. Ito, meron niya sa loob na fuse, yung tinatawag na thermal fuse. Nasa loob niyan, hindi ko na lang binuksan. Tapos, ito yung pinaka heating filament niya. Nasa loob yan. Ngayon, kung halimbawa walang power supply, so ang mangyayari dyan, titingnan nyo lang itong thermal fuse. Or either, titingnan nyo kung naka-release itong overload relay. So, kailangan nyo ng tester sa both side na to. Kung makikita nyo, kailangan mayroon siyang continuity. So, ibabalik natin siya. Huwag nyo nakakalimutan itong goma. Actually, pwede naman maglinis ng ito lang ang ano, tatanggalin. Kaso, minsan kasi nakaka-encounter ako, pati dito barado yung pinakatubo niya. Kaya tinatanggal ko talaga siya para sure na malinis na malinis. Ngayon, i-on na natin. Yun o, diba? Lakas na ng usok niya, maabot na hanggang doon o. Diba? Kakaiba, lakas na yung steam niya. So, salamat po sa inyo sa panonood nyo. Sana meron kayong mga natutunan. Pakisubscribe na lang din po at pakipindot na rin po yung bell para sa mga bago kong video. Thank you po ha. At mainit pala. So, God bless po sa inyo at lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye!